Pagkatapos ng dinner na iyon, niyaya ni Brandon si Allison sa beach na kalugdog ng Villarreal para sa isang night swimming sa ilalim ng liwanag ng buwan habang nagbabarbecue sila. I am not ready for this. Wala akong dalang pampaligo. No problem, marami rito. Gusto sanang tumanggi ni Allison dahil wala na siya sa mood na mag-swimming. Pero sa pagkakataong iyon, kailangan niya magsunod-sunuran kay Bradley. Gusto ko lang umuwi pagkatapos ito, Bradley. Baka gabihin tayo sa daan. Gusto ko lang sulitin ang 700,000 ko, Allison. Matagal kong pinangarap ang pagkakataong to to spend a romantic evening with you. Namili si Allison mula sa mga swimsuit na nasa closet ng guest room sa bahay ni Bradley. Naglulunoy na ang binata pero nanatili lang siya na nakaupo sa folding chair sa buhanginan. Mabait naman ang binata. Estimadong-estimado nga siya nito bilang panauhin sa Villarreal. Pero hindi niya na-enjoy ang gabing iyon. Aaminin ni Allison na iinsulto kasi ang pagkatao niya. Ang lalaking pinagtabuyan lang noon ng mga magulang niya, nagagawa silang laruin ng magkapatid sa mga palad nito. Come on, Allison, join me! Anyaya ng binata ng umahon sa tubig. Lumundag yata ang puso ng dalaga na makita ang skimpy shorts na suot nito. Dahil lumantad ang makapigirinig ang kabuuan nito. May irresistible sex appeal. Tila isa naglalakad na tore habang humahakbang palapit sa kanya. Para siya nakakita ng another version ni Richard Gomez dahil lean and muscular ito. Siksik na muscle sa mga tamang lugar. Halika nang mag-swimming habang hindi pa masyado malamig ang tubig. Hindi sumagot si Allison. Huwag mo namang ipakita sa akin na hindi ka nag-enjoy sa company ko. We are not enemies, aren't we? But we're neither friends. Well, hindi yung nga pala ako tinulang na kaibigan na Trixie. Masyado kasi kayong matayog na magkapatid. Mapili kayo kahit sa kaibigan. Naiinis na umahon mula sa kinaupuan si Allison at lumusong sa tubig. Nagsimulang maglunoy. Maya-maya hinahabol na siya ni Brandy sa tubig. Nagtangka itong lapitan siya ngunit umiiwas siya. You are bewitchingly beautiful, Allison. Hindi niya tinanggap ang compliment na yon mula sa binata. Bago mag-alas 9, nakabalik na sa bahay ni Brandy ang dalawa. Sa porch, alak naman ang pinasalbi ni Bradley. Di na ako nagtataka mabilis na naging pagyaman mo, Bradley. Ito lang Villarreal na ikaw lang pala ang nag-develop ay nagpalaki ng kayamanan. Sabihin ulit natin magkahalong pagsisikap at swerte. Ano naging sa akin sa kinilalagyan ko ngayon? Inabutan sa nito ng kopitan ng alak. Tatanggi sana si Allison subalit ipinilit ni Bradley. Come on, pangalis lang ng ginaw. Pinagbigyan ni Allison ng binata kahit labag sa loob niya. Nagkandang iwi kagad siya dahil sa tapang na gumuhit sa kanyang lalamunan. Palibasa matagal na siyang di nakakatikim ng alak mula na maghirap sila. Don't tell me hindi ka sanay. Isa kang dalrio at nabibilang sa alta sosyedad ang mga dalrio. Dapat sanay kang uminom. Nainis sa paghahamon si Bradley nang muli nitong salinan ang baso niya na pilitan siyang inumin iyon. Umikot ang paningit na sa puniyang noo habang nakapikit ang mga mata. Nanonood siya ang mahinang tawang namaba sa bibig ni Bradley. Dalawang shots pa lang yan, Allison. Talong-talo ka pala ni Trixie. Nakita ko na siyang uminom at sanay siya. Hindi magpapahuli sa mga socialite sa kilala ko. Hamon ang dating ng sinabi ni Bradley para kay Allison. Kaya napilit pa siya nito ng pangatlong shot. Ngunit pagkatapos yun, lalong umikot ang kanyang paningin. Muli niyang nasapong noon niya at wala sa loob, nalapasandig sa dibdib ng binata. Tila lalo siyang liyo ng maamoy ang magkahalong amoy na imported na sabong ginamit ni Bradley at ng men's cologne ito. Nakailang shots lamang siya para na siyang biglang narahuyo rito. Parang bigla siyang hinigoptang karisma nitong kanina pa niyang pinaglalabanan. Nahihilo ko. Magpahinga ka muna, anas ng binata. Amoy na amoy ni Allison ang mabangong hininga nito hanggang makaramdam siya ng pamimigat ng talukap at patuloy ng pagkahilo. Nang tangkain niyang tumayo ay mabuhay ng mabuhay ang kanyang tindig at muntik na siyang matumba. Naramdaman na lamang niyang halos nakapulupot na sa kanyang katawan ang mga bisig ni Bradley habang inaalalayan siya nito papunta sa guest room. At wala nang namalayan si Allison sa mga sumunod pa. Hayop ka! Hayop ka, Bradley! Magkahalo ang poot, ang sama ng loob, ang awa sa sarili habang ipinupupok niya sa tila muog na dibdib ni Bradley ang kanyang dalawang nakakuyom na mga kamao. Ang akala niya na naginip lamang siya na magis ng may katabi siya sa kama. Nakahubad ang lalaki takadapa sa kama at sa lalong pagkabigimbal niya, kumot lamang ang saplot sa katawan niya. Idedemanda kita, pinagsamantalahan mo ko. Ayaw tumigil ni Allison sa pagtutungayaw. Kung tutuusin, kulang ang kahit anong salita para mailarawan ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Pinagsamantalan siya ni Bradley pagkatapos niya magtiwala rito. Kahit nabihisan ka, kahit mayaman ka na ganun ka pa rin, mababang uri ka pa rin, mapagsamantala. Patuloy ang dalaga sa pagbayos na dibdib ni Bradley. Allison, stop it! Awat ng lalaking pilit tumiilag sa mga suntok ng dalaga. Nagawa nitong hulihin ang dalawang kamay niya. Sabi ko na nga ba't hindi ako dapat maniwala at magtiwala sa'yo dahil kinukutuban na nga ako may iba kang pinaplano. Naningil lang ako at hindi ikaw sinisingil ko pero ikaw ang nag-alok ng sarili mo. Dahil hindi ko alam na haabot sa ganito.
Matinong babae ka, Allison. More or less, alam mo na kung anong posible mangyari sa pagsama mo sa akin sa ganito. I hate you. Eh, dedemanda kita. Titiyakin ko makukulong ka. Go on. Tingnan ko kung sino mapapahiya sa ating dalawa. Damn you, Bradley. Niyakap siya ng binata at pilit-pinayapa ang kanyang kalooban. Ngunit pilit niya itong tinutulak. Don't you dare touch me again. Ngunit naubos din ang lakas niya sa panlalaban. Wala na rin siya nagawa na nagawa nitong ikulong siya sa mga bisig nito. Kaya't naisubsob na lamang niya mukha sa dibdib ito at doon pinakawalan ang lahat ng gustong iiyak. Sige, tawagin mo ako sa kahit anong gusto mong itawag sa akin kung ganyan ang gusto mo. But please, wag mong isipin plano ko ito. Natukso lang ako na nakainom ako. Nalaki ako at naging mahina nang ihatid kita sa guest room at may latag ang sarili mo. Nahihilo ka kamo kaya pinabayaan muna kita magpahinga. I'm sorry kung hindi ko nahawakan ang sarili ko. Tao lang ako, Allison. Liar! Huwag mo nang ibangon ang dignidad mo. Wala ka naman nun. Patutunayan ko sa'yo na may dignidad akong tao. Hindi ako tumatalikod sa responsibilidad. Pananagutan ko nangyari sa atin. You can go to hell. Ang gusto ko, makulong ka. Makulong? Hindi kaya't mas dapat ay makulong sa Trixie. May mga cheque siyang binigay sa akin 3 months ago in partial payment sa utang niya sa akin. Ngunit lahat nagsitalbog. At may mga katibayan ako sa pagkakautang niya sa akin. Napakagatlabi si Allison sa tindi ng puot, sa kaharap at awa para sa sarili. Hindi niya inaasang sa ganitong paraan sa sisingilin ni Bradley sa pagkakautang ng kapatid. Revenge! Ngayon alam niya ang plinano ni Bradley ang pagsingil sa kanila magkapatid dahil sa galit na tinanam ito sa dibdib para kay Trixie. Nadamay lang siya sa paghiganti ng binata, pero sarili niya naging kabayaran ng lahat. Ano ang nangyari sa pakipag-usap mo kay Mr. Sarmiento, ate? Si Trixie ang kausap niya sa telepono. Bumara sa lagusan ang tinig ni Allison ng puot na bumangon sa kanyang dibdib nang marinig ang pangalan ni Bradley. Mag-iisang linggo na siyang hindi nakikipagkita o nakikipag-usap man lamang sa kapatid pagkatapos manggaling siya sa Villarreal dahil gusto itong sasihin sa nangyaring pagsasamantala ni Bradley sa kanya. Ate, ano ba kako nangyari sa pag-usap niyo ni Mr. Sarmiento? Pumayag ba siyang hulug-hulugan ko na lamang hanggang sa kaya ko? Napakiusap pa ba sa kanya na kung maaari, huwag na ipinating ka na Gerard ang pagkakautang ko na malaki sa kanya? Napakiusapan ko siya, Trixie. Sinikap itago ni Allison ang panginginig sa tinig. Talaga? Pumayag siyang hulugulan ko ang 700,000 kahit magkano. At bibigyan ka rin daw niya ng 1 year para makapagbayad. Hindi na ilang ang pinagdapat ni Allison sa kapatid ang totoong nangyari. Hindi niya gustong makadama ito ng guilt at lalong ayaw niyang sirain ang kaligayahan nito sa nalalapit na kasal. Thank you so much, ate. Champion ka talaga. Ito na ang huli, Trixie. Ngayong ikakasal ka na, wala nang dahilan para gumawa ka ng mga bagay na maglalagay sa'yo sa alanganin. Kapag naulit pa to, hindi mo na maaasahan ang tulong ko. Kung alam lang ni Trixie ang paghihirap ng kanyang kalooban at paghihimagsik ng damdamin kapag naalala nangyari sa Villarreal. Pasensya ka na, ate, and I promise hindi na ako papasok sa ganitong gulo. Dapat lang, dahil hindi mo alam kung gaano kalaki naging kapalit ng pagkakautang mo. Kilala mo ba ang Mr. Sarmiento pinagkakautangan mo, Trixie? Biglang naitanong ni Allison sa kapatid. Once ko lang siya nakita, ate. Hindi rin naman kasi siya nagtatagal sa kasino at may tao siyang pinangangasiwa ng pagpapautang sa kasino. Yun ang nilalapitan namin para hiramin ang pera. So hindi mo pala alam na ang Mr. Sarmiento naglubusay sa utang ay si Bradley na anak ng dati nating katulong? Gusto sanang sabihin ni Allison sa kapatid, ngunit hindi na niya nagawa. Paano'y dinig na dinig niya excitement sa tinig ito? By the way, ate, nasan ka ba kahapon? Tinatawagan kita dahil gusto kong makita mo ang gown ko. Marami pang sinasabi sa Trixie sa telepono, pero malayo nang tinatakbo ng isip ni Allison. Si Bradley? Siya nga pala, ate. Tinatawagan ka raw ni Marlon pero hindi ka daw niya makontakt. He is inviting you out on Sunday. Gusto raw niya makita mong bagong resort na sa Batangas. Hindi sumagot si Allison. Pinsan ni Gerard si Marlon, na sa unang pagkakita pa lamang sa kanya sa wedding anniversary ng parents si Gerard, nagpakita kagad ng interes sa kanya. Hindi na siya nilubayan nito hanggat hindi siya nagpapa-unlock sa isang dinner date. Ate, bagay kayo ni Marlon. At sa tingin ko, in love siya sa'yo. Kung ako ikaw, hindi ko na palalampasan si Marlon. Dahil good cat siya? Ate, hindi naman ako kasing ambisyosa mo, Trixie. Nakasanayan ko ng simpleng buhay. Hindi ko na hangad na bumalik sa mga panahong lumipas na. Magkaiba ang presimpo natin, kaya hindi ko gagamitin ng pag-aasawa para lang bumalik sa dati nating katayuan. Alam ni Allison na may nasagi siyang malambot na bahagi ng puso ng kapatid, pero totoo lang ang sinabi niya. Naghihimagsik man ang kalooban, pinilit ni Allison na ituring na lamang na masamang panaginip ang nangyari sa Villarreal. Ilang gabi rin siya nag-isip kung dapat ba niyang ituloy ang balak niyang pagdedemanda laban kay Bradley. May hawak itong alas na maaaring gamitin laban kay Trixie kung gugustuhin talaga nitong manggulo. Hindi pa nakakasal si Trixie at si Bradley na rin na may sabi kakilala nito si Gerard.
Paano kung gumawa ito ng usap tungkol sa kanyang kapatid para siraan si Trixie sa mapapangsawa nito at para makaganti kay Trixie? Hayop ka, Bradley Sarmiento. Hindi niya akalain ganito kalaking gulo ang lilikain ni Bradley dahil lamang sa kasalanan ni Trixie na matagal ng panahong naganap. Dadagdagan ko pa mga cottages na yan, sabi ni Marlon habang nililibot siya sa resort nito. Nang weekend na iyon, nagpa-unlock siya sa imbitasyon ng manligaw para lamang mabura sa isip ang tungkol sa nangyari sa Villarreal. Mabait ang binata, maginoo at hindi mahirap mahalin. Pero ewan ba ni Allison kung bakit wala siyang madamang ka-attraction dito? Mas malakas pa nga ang paghatak na mapagigan rin si Bradley. Nalibang siya sa pamamasyal sa resort, sa pamamangka at sa masasarap na pagkain pinahanda ni Marlon. Pero kahit anong gawin niya, hindi mapaknit sa kanyang isip ang mukha ni Bradley. Kahit sa mga alon, mukha nito ang parang lumilitaw. Mas matanda ako kay Gerard at ganoon ka rin kay Trixie. Untag ni Marlon sa naglalakbay na isip ni Allison habang nasa balkon sila ng isang cottage. Pero naunahan pa nila tayong pakasal. Ano kaya kung sumunod tayo next year? Ako wala pang balak pakasal. Ikaw baka gusto mo na mag-asawa next year. Imbitahan mo na lamang ako. Natawa at napakamot ng ulo si Marlon. Alam mo ang tinutukoy ko ang tayong dalawa. Hindi pa nga kita tinatanggap, kasal na agad ang pinaplano mo? Alam ko naman doon din ang punta natin. Nung makita kita ng gabing yon, Allison, sabi ko sa sarili ko, ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Hindi mo pa ako napapasagot para maging girlfriend. Pilipilit mo na akong pasagutin para maging bride? Don't you like me? Ano pa ba naman ang hahanapin mo sa akin? I can give you everything, Allison. Money cannot buy everything, Marlon. Yung malakas sa kabog ng dibdib, kapag naramdaman ko yun sa isang lalaki, doon pa lamang ako pakakasal. Sa ngayon kasama kita, normal na ang heartbeat ko. Lihim na napasimangot ang mayamang binata. Congratulations, Allison. About 7 months from now, you will be a proud mother. Mother? Yanig si Allison. Nakumpirma ang kutob niya. She was pregnant. No, this can't be true. Bulong niya. Hindi pansin ang obstetrician ang pagkagitla sa mukha niya. Dalabala ito sa pagsulat ng reseta. Oh, here. Bilhin mo mga vitamins na ito. Para sa iyo at sa baby mo. Then after 1 month, pumalik ka para sa regular check-up mo. Pinalis ito mula sa isang pad ang prescription note at saka iniabot iyon sa kanya. First baby niyo ba ito na mister mo? Ho? Noon lang tila naalala ni Allison na nasa loob siya ng isang klinika at may kausap siyang doktora. Ang sabi ko, pangalan niyo ba ito, Mrs. Del Rio? Mrs. Del Rio? Correction, hindi siya Mrs. Del Rio. Miss Del Rio. Dalaga siya. Dalaga pero heto nga natinig na lang buntis. Yes doc, first baby ko ho ito. Pati anod na lamang niya. Tiyak na matutuwa si Mister. Palagay ko susurprisahin mo siya mamaya, ano? Nakangiting sabi ng obstetrician. May gusto pa sana siyang sabihin sa kausap pero hindi niya alam kung paanong sisimulan. Ayokong ituloy ang pagbubuntis ko to, doktora. Hindi ito dapat matuloy. Walang karapatang mabuhay ang batang ito sa katawan ko dahil demonyo nagpunla nito sa katawan ko. Pero hindi na niya nagawang isatinig iyon sa harap ng kausap. Kanina pa siya nakalabas ng klinika, ngunit nanatili lang siya nakatayo sa waiting shed na iyon. Hindi niya alam kung ba parang ng air-conditioned bus o ng taxi, dahil hindi niya alam ngayon kung saan pupunta. Natagpuan niya ang sarili sa harap ng apartment ng kaibigang si Megan. Hindi muna siya uuwi. Baka magpunta roon si Trixie at makita ang pamamroblema sa kanyang mukha. What? Buntis ka? Oo, Megan. Sagot niya habang karap ito sa coffee table. Paano nangyari yun? Ang sabi mo, hindi mo pa sinasagot si Marlon. Problema nga eh, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi mo pa pinaliliwanag sa akin kung parang nagbuntis ka, Allison. Nalalabuan ako. Isang matamang tingin mo nang pinukol ni Allison sa kaibigan. Habang iniisip mo dapat sabihin dito ang isang lihim na wala siyang pinagsabihan kahit na sino, tinansya niya rin kung maunawaan siya nito. I can sense may sasabihin ka sa akin, Ali. Pangaamo ko ni Megan. Hindi mo ako totoong kaibigan kung hindi mo ipagtatapat sa akin yung gumugulo sa isip mo. Akala mo ba hindi ko napapansin, lady, ang madalas na pagiging tahimik mo? Meg, nahaharap ako ngayon sa pinakamalaking problemang dumating sa buhay ko. I'm listening, Ali. Hindi si Marlon naman ang pinagbubuntis ko. Sino? Believe it or not, I hate the father of this child. Baka sa mukha ni Allison ang paghihirap ng loob. Aksidente lang pagkakabuo ng batang ito sa katawan ko. How come? Don't tell me, napagsamantalhan ka? Humigop ng kape si Allison, saka nilinis ang baran ng lamunan, bago pinagtapat sa kaibigan ng lahat. Gusto niyang kalimutan ang gabing iyon, ngunit sa halip kabaliktaran niyon ang nangyari. Para bang tuksong bumabalik-balik sa isipan niya ang mga nangyari sa Villarreal. Paano mo siya ide-demanda? Si Megan matapos marinig ang kwento niya. Mapapalabas niyang hindi yun para naman tala. Kung kusa kang sumama sa kanya, malayo ka mong Villarreal na iyon at hindi ka madadala ng laki yun doon kung hindi ka kusang sumama sa kanya. Mahihirapan ka maipakulong siya, lalo pat hindi ka naman minor de edad.
Anong gagawin ko ngayon? Tutal, kaya nabuo ang batang yan dahil sa paningin ng lalaking yon. Napasayaw ka niya dahil hawak ka niya sa palad. Ngayon, ikaw naman ang gumante. Siya naman ang gipitin mo. Para nagutin mo rin dyan sa dinadala mo. No, hindi ko magagawa yon. Hindi ko na nga gusto makita pa ulit ang mukha ng lalaki yon eh. I hate him dahil pinainan niya kami magkapatid. Oh well, ano nang plano mo ngayon? Honestly, hindi ko alam ang gagawin ko sa batang to. At hindi niya dapat malaman na nagbunga ang pagmamahala namin. May choice ka ba ba kung di ang tanggapin ang batang yan? Ayaw mo namang panagutin na responsable dyan. Naalala ni Allison ang sinabi ni Bradley na handa itong panagutan ng ginawa. Kung ipagtapat kaya niya rito na buntis siya. Pero hindi. Hindi na niya gustong makita pang muli si Bradley Sarmiento. Kahit sa mismong araw ng kasalan na Trixie at Gerard, hindi nagpalata si Allison na may problema. Pagkatapos ng honeymoon ng mga ito, saka na siguro niya pagtatapat sa kapatid ang kalagayan. Hindi halos lumalayo sa kanya si Marlon sa reception ng kasal nila Trixie at Gerard. Ipinakilala pa nga siya nito sa mga magulang nito na present 10 sa affair na ginap sa Westin Philippine Plaza. Sa gitna ng kasiyahan, pinilit ni Allison pasiyahin din ang sarili. Gusto niyang makituwa sa kapatid na kitang-kita sa nangingisnap ng mga mata at malapad na pagkakangiti ang hindi mababayarang kaligayahan. Nang sa wakas makawala siya sa pagbabantay ni Marlon, lumipat siya sa isang mesang malayo sa karamihan. Walang nakaupuro ang dalabalang lahat sa pag-aabang ng paghahagis si Gerard ng stocking si Trixie. Wala siya sa mood sumali sa pagkakatuwa ang iyon. Nang hindi sinasadyang mapalingon siya sa isang grupo ng mga kalalakihan na halata sa ayos sa puro prominenteng tao. Kun sa bagay, lahat naman ang bisita ng mga bagong kasaling na bibilang sa mataas na antas ng lipunan, mga kilalang personalidad sa politika at negosyo. Ngunit may isang pamilya na boses ang tumawag sa kanyang pansin. At para siyang ipinako sa kinauupuan na makilalang lalaking magandang maganda ang suot na 3-piece suit, si Bradley Sarmiento. Anong ginagawa ng lalaking ito sa kasal ng kanyang kapatid? Para siya nakakita ng monster sa isang horror movie. Agad siyang ginapangan ng kilabot, lalo pa nang bumalik sa isip niya ang eksenang nagising siya na nakahubad sa tabi nito. That indespicable bastard. Ani niya sa sarili habang pilit nilalabanan ang kung anong nararamdaman sa tuwing makikita si Bradley. Akpa na siyang tatayo para umiwas na mapansin ito ngulit-huli na. Bago pa niya magawa, hindi sinasadyang napalingon na sa gawin niya si Bradley at agad siyang nahagip ng tingin nito. Walang pagkabigla sa anyo nito. Sa halip, isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa magandang mga labi ng binata. Ngiting nagtatagin ng kapangyarihang nakakamagneto. No, hindi ako dapat makaramdam ng ganito. Dapat magalit ako sa mapagsamantalang lalaking to. Sabi niya sa sarili, hindi niya gustong makita pang muli ang lalaking gumulo sa tahimik na takbo ng kanyang buhay. Pero bakit nagkakandabuhol ang mga bituka niya sa hindi mapaliwanag na dahilan? Ngayong nakita niya ito pagkatapos na nangyari sa Villarreal. Na makabawi siya sa pagkabigla, mabilis siyang tumayo at tumabas sa bulwagan. Ngunit bago pa siya makarating sa Laban Hotel, narinig na niyang malalaking yabag na sumusunod sa kanya. Alam niyang si Bradley iyon kahit lalo niya pang binilisan ang mga hakbang. Allison! Tawag ng binata. Parang walang narinig ni hindi siya lumingon. Allison, wait! For heaven's sake, Bradley Sarmiento, lubayan mo na ako. Patahimikin mo na ako. Hiyaw ng isip niya. Ngunit hindi pala ganoon kadaling iwasan si Bradley. Naramdaman na lamang niyang kami nitong pumigil sa kanyang braso. Let me go. Ano bang kailangan mo sa akin? Agad ding nabawi ni Allison ang braso mula sa magpit na pagkakahawak ni Bradley. Huwag mo akong tatalikuran, Allison. Lumipad ang matalim niyang tingin sa lalaki. What the hell are you doing here? Hindi ako nag-gate crash. I am invited here. Kaibigan ko mga Ferreira. Pangalawa, si Trixie mismo nagpadalas ng invitation sa akin. At bakit naman gagawin ni Trixie yon? Para siguro pa salamatan ako dahil sa pagiging generous ko. Sinabi ko sa kanya, kalimutan niya ang utang niya sa akin. At ito rin na lamang yung wedding gift ko yon sa kanya. Don't give me that bullshit, Bradley. Sumiklap ang poot sa dibdib ni Allison. Napalakas ang dinig niya. Payad na si Trixie sa'yo. Binayaran ko na kung ano man ang utang niya. Kasama pati interes. Your temper, Allison. Baka magtaka ang mga kaanak ni Gerard at sipin nila, palingke ng kapatid ni Trixie. Walang breeding. You have no right to come here. Pagkatapos mo maghanda ng bitag para sa kapatid ko, pagkatapos mo siyang ilubog sa utang, ang kapal din ang mukha mo pumunta pa rito. Ipokrito. Hindi ba mas ipokrita ang kapatid mo? Dahil ang kayamanan lang naman ang hinabol niya kay Gerard, kaya siya nagpakasal. Kung nagpunta ka rito para sirain ang buhay ng kapatid ko, I am warning you, Bradley. What? Idedemanda mo ako? Katulad ng pagbabanta mong idedemanda ako. Shit, you Bradley Sarmiento. Bakit ginugulo mo ang buhay namin magkapatid dahil sa matagal ng atraso? No! Sino ba nang gugulo? Napaparanoid ka lang dahil alam niyong magkapatid na minsan ginawa niyo kami kawawa ng nanay ko. Tinalikuran na ni Allison ang kausap at tumakpang na siyang papunta sa lobby ng hotel.
Walang babaeng tumalikod sa akin habang kinakausap ko. Nakita na lamang ni Allison sa unahan niya si Bradley. Humarang ito sa daraanan niya at determinado itong hindi siya tatantanan. Hindi mo na ako basta mababaliwala. Pantay na tayo ng kinatatayuan, Allison. Mababa pa rin ang tingin ko sa iyo kahit balutin pa ng ginto ang katawan mo. Mapagsamantala, manggagamit. Mababa pa rin ang tingin mo sa akin, Allison. But to tell the truth, nagpunta ko sa kasalang ito hindi para si Ryan ang kapatid mo sa mga in-laws niya. Pinaunlakan ko lang ang imbitasyon nila. As a matter of fact, gusto kong punutin ang imbitasyon. Pero naisip kong hindi ba't isang malaking karangalan para sa isang katulad ko na makatanggap ng imbitasyon mula sa isang Del Rio? Naalala ko mga panahong kapag may party sa bahay ng mga Del Rio, dapat nasa isang sulok lamang ako dahil hindi ako pwedeng makihulubilo sa mga bisita ninyong kapatid. Nakatulad niyong hindi rin nakatapak ang mga paa sa lupa. Napanunok si Allison sa pait ng panunumbat ni Bradley. Pero nang maalalang may buhay na nasa kanyang katawan, buhay na ibinigay ng lalaki ito nang hindi niya nakagustuhan. Gusto niya itong pagsasampalin, durugin. Wala ka ng karapatang manumbat dahil sinira mo ng buhay ko. Halos magbaga sa puot ang kanyang mga mata habang nakatingala sa determinado mukha ng binata. Ang makapal na buhok at kilay, ang makapangyariang mga mata, nagbibigay ng emphasis sa matatag at patigas ng karakter ni Bradley. Kalmadong umangat ang kamay nito at mga haplos sa kanyang pisngi, ngunit mabilis na umiwas si Allison. Kaninang madantay na lang niya ang kamay nito, parang libong boltahin ng kuryente ang gumapaw sa pagkatao niya. Nagahatid yun sa kanya ng pakiramdam na para bang hinuhubaran siya nito. Inaangkin na wala man ng kalakip na respeto. Ngayon nakatingin siya ng tuwid sa mga mata nito, naalala niya kung paanong ninakaw nito ang kalinsang. Gusto niyang ipagkalob sa may pag-ibig. Sa isang lalaking aangkin sa kanya dahil sa pagmamahal at respeto, hindi dahil sa paniningil sa matagal ng atraso. Ngayong nakita kita uli, I feel so cheap and dirty. Marien ang bigkas ni Allison sa bawat katiga. Kung alam lang ng mga taong nagmamahal sa akin, kung anong binungan ang ginawa mo sa akin. Pumarma lang anyo ni Bradley. Humakbang palapit sa kanya. Nabasa niya isang tanong sa mga mata nito. What do you mean, Allison? Anong ibinungan nangyari lang sa atin? Parang may malamig na kamay na pumiga sa leg ni Allison. Nabigla siya. Nadala sa isang bagay na hindi dapat malaman ng lalaki. Humakbang si Bradley palapit sa kanya hanggang sa gebla na lamang ang layo nila sa isa't isa. Napatras si Allison, ngunit wala na siyang aatrasan. Padal na nasa rigoran niya at na-corner na siya ni Bradley. Are you having my baby? Hindi nakasagot si Allison. Buntis ka, Allison. Nakikita ko sa mga mata mo ang totoo. No, hindi ako papayag na magdala ng anak mo sa katawan ko. Ikaw ang kahuli-huli ng lalaking gusto ko maging ama ng anak ko. So dinadala mo nga ang anak ko. 9 weeks ago, magkasama tayo sa Villarreal at pinainom mo ako ng pampatulog para magawa mong gusto mo. Kung hindi man nilasing, ngayon ang lakas na loob mong sabihin dinadala ko ang anak mo. Sa pagkakaalam ko, ang anak ay bunga ng pagmamahala ng dalawang tao, ng pagsasanib sa grandong katawan na binabasbasa ng kasal. Hindi nabubuho out of revenge, kaya wala kang anak sa katawan ko. Huwag mo na akong paikutin pa, Allison. Kalimutan na muna natin ang galit mo sa akin. Pag-usapan natin to at ilagay sa ayos ang lahat alang-alang sa magiging anak natin. You are out of your mind, Bradley. Ayoko ipanganak ang batang to. Bigla ang pagpapalit ng anyo ni Bradley. Dumilim ang anyo. Tumalim ang mga mata. Walang pakialam ko nakakatawag na sila ng pansin na ilan na daraan sa kinatatayuan nila. Don't you dare kill my child, Allison. Wala kang pakialam sa gusto kong gawin. Masyado na ako nasangkot sa gulong ginawa ng kapatid ko. Gusto ko lang siya iligtas sa kahiyan, pero kung inaakala mo, nakatulad ako ng babaeng pumapayag makipaglaro sa iyo ng isang gabi para lang mabayaran ang mga utang nila sa iyo sa kasino, nagkakamali ka. No, katulad ng sinabi ko sa iyo na tukso ko. Kapag tinuloy ko pang batang ito, hindi na ako makakabangon. Habang buhay kong maaalala ang ginawa mo, you won't resort to abortion. We can do something about it, Allison. I swear, hindi ko intensyong mabuntis ka. Pero nangyari na nangyari. I am willing to marry you. Over my dead body. I hate you. Narinig mo? I hate you. You are welcome to hate me. But all the same, you are going to listen to reason and marry me. May buhay na sa katawan mo at akong responsable. Kaya ako magdedesisyon. Hindi ako papayag na lumabas ang anak ko na bastardo. Magpapakasal tayo at magiging lehitimong sarmiento siya. Magiging tagapagmana ng mga ari-ariyang pinaghirapan kong palaguin. You think I would stoop to marry you? Hindi ako sira, Bradley. Magpapakasal tayo, Allison. Sa ayaw mo't sa gusto. Kailangan mo sabaybayan kita for the next months para makasiguro ko na hindi mo papatayin ang anak ko. No, I cannot live with you. Ayoko lang ang makita ang pagmumukha mo. Yun pa kayang makita kita araw-araw? Hindi kita pipiliting tanggapin ako bilang asawa. Gagawin natin to para sa kapakanan ng bata.
Kapag nakapanganak ka na, ikukuha ko siya ng yaya. Pwede tayong magpaanal o magdiborsyo kung sa Amerika tayo pakakasal. Pagkatapos yun, pwede ka magsimula ng panibagong buhay. Kalimutan nangyari ng lahat ng ito. Pumayag kaya si Allison sa gusto mangyari ni Bradley? O ituloy ng dalagang planong ipa-abort ang bata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.